Sa kabila ng malabo, maburak at maruming tubig ng Manila Bay, ilang bata ang sumisisi dito. Makahanap lang ng lamang dagat na kanila namang ipinanglalamang tiyan. Sa Barangay Tangos, South Sanabota City, araw ng Sabado. Abalang nag-aayos ng balsang gawa sa styrofoam at kawayan ang magkapatid na sina John Lloyd, 12 taong gulang, at Harold, 9 taong gulang. Kasama nila ang 5 pang kaibigan. Ang mga balsang ito ang sasakyan nila para sa tinatawag nilang pagkakawag o paglaot sa dagat para manghuli ng alimasag. Ito yung produkto kung gaano kalikhain itong mga batang ito. Mga styro, pinagdikit-dikit ng kawayan. Sila may gawa niyan. Piraso ng plywood, ito yung pansagwa nila. Para mas malayo ang kanilang mapuntahan, nakisakay sila sa bangka ng mga mangisda. Ilang sandali pa, papalaot na sila sa Manila Bay. Sabi ng mga matatanda dito sa Nabotas, itong kawag-kawag, ito yung ginagawa. Nagsimula lang daw ito sa isang laro. Laro na nakahiligan nila hanggang kalaunan, dito na sila umasa para makatulong sa kanilang mga magulang. Para sa mga tipikal na bata, ang kadalasang playground nila, basketball court, computer shop. Pero para sa mga batang ito, ito yung kanilang laruan. Patuhan na nasa gitna ng Manila Bay. Dito sila kumukuha ng pwedeng pagkakitaan na pandagdag sa kanilang mga baon. Pagdating sa may batuhan sa gitna ng dagat, sabay-sabay silang tatalon. Paglubog pa lang ng kamera, halos wala nang makita. Palabo ng palabo ang tubig sa dagat. At dahil hirap daw sina John Lloyd at Harold na dumilat sa ilalim ng dagat, kinakapa nila ang buhangin. At kapag may nakapa ng alimasag, sa kanila ito sisisirin. Ano bang nararamdaman mo pag pumunta kayo dito, pag nagkakawag-kawag kayo? Malamig siya ang nila. Lulubog ako minsan pa nagkakasulat. Makapalang burak sa ilalim ng dagat. Habang nagsasagawang kami, minsan tumatama kami sa bato. Isang araw po yung wala ka ng huli, sabi nila, huwag na tayo magbalsa, maano lang tayo, sabi. Habang wala pa tayo ng huli, huwag tayo tumigil para may pangano tayo sa magulang natin. Nasa grade 5 si John Lloyd at grade 2 naman si Harold. Sinisikap raw nilang hindi mag-absent sa klase, kaya tuwing araw ng Sabado at Linggo lang kung sumisid sila. Ilang taon mo na ginagawa ito? John Lloyd? Na, tatlo pa lang.
pero mahirap na nga maghanap ng lamang dagat. Dagdag pa sakit pa ang maruming kalagayan ng Manila Bay. Yung dagat na pinagtatrabahuan namin, marumi po. Pero hindi po kami tumitigil para pag tumigil kami, hindi po kami nalulungkot po kami. Kasi wala po kami na papala. Malakas na hampas ng alon ang nagpapahirap sa grupo nina John Lloyd at Harold sa panghuhuli ng alimasag. Ilang beses rin silang umahon para magpahinga dahil na rin sa lamig ng tubig. Malamig talaga po kasi kapag gumanto yung hangin, natatangay po kami ng agos kaya nahihirapan kami. Matapos ang halos isang oras na pagsisid ni John Lloyd, ilang piraso lang ng alimasag ang nahuli nila. Minsan po na kakakuha kami ng medicine in Bacalate. Ibenta po namin. So parang hindi lang pala siya laro na, no? Parang trabaho na din po. Ang magkapatid na John Lloyd at Harold naggawag papunta sa ibang bahagi ng dagat. Dala na rin marahil ng pagod. Makailang ulit silang nahulog sa balsa. Minsan raw, umaabot pa sa higit 15 talampakan ang sinisisid nila. Matapos ang halos 2 oras ng pagsisid ng kanilang grupo, unti-unti nang nadagdagan ang kanilang mga huli. Mga ilang presyo niyan? Pag binenta natin. 20. Bago umalis sa mga bata, nagtabi si John Lloyd ng ilang piraso ng alimasag. Para may pangulang kami. 6 na magkakapatid sina John Lloyd at Harold. Kaya naman, malaking tulong raw sa kanilang magulang ang makapag-uwi ng uulamin ng kanilang pamilya. Matapos ang pagkakawag at pagsisid, diretso sila sa paglalako ng mga huli. 32. Tigli 5 piso ang bawat isa sa kanila. 5 piso para sa halos 3 oras na pagsisid. 5. Kulang pati. Pambaon. Ang magkapatid na John Lloyd at Harold, dumiretso sa bahay nila para iuwi ang mga itinabing huli. Ito ang uulamin nila para sa pananghalian. Ilan lang ang pamilya nina John Lloyd at Harold sa mga umaasa sa Manila Bay. Malaking tulong ang dagat sa kanilang pamumuhay, kaya hindi nila alintana ang dumi sa ilalim, makahuli lang ng laman dagat. Ang dagat pong pinagtatrabahuan namin, marumi. Eh na lang po yung pagkakatrabahuan namin. Kaya wala na kami magagawa. Pero ang dagat na pinagkukunan nila ng kabuhayan, unti-unti na rin nasisira sa paglipas ng panahon. Sa pag-aaral ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, masyadong mataas ang fecal coliform level o bakterya mula sa human waste. Umabot sa 330 million most probable number o MPN per 100 milliliters ang fecal coliform level ng Manila Bay. Malayo ito sa safe coliform level na 100 MPN per 100 milliliters. Kaya ngayong buwan lang, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rehabilitasyon sa Manila Bay. You do something about your waste there or otherwise I will close it. Is that the way how to do it? You swim among the germs of humanity?
Higit 30 taon nang mangingisda si Mang Bien sa Manila Bay. Nang araw na sundan namin siya, imbis na isda. Paghila natin ng kawil, maaaring may plastic talagang matatangay. Kasi ang ano natin, ang dagat natin dito ngayon, ang ilalim ay ano na, halos puro plastic. Bukod sa pangingisda, ginagamit din ni Mang Bien ang kanyang bangka para ipasyal ang mga turista sa Manila Bay. Pero kung dati, marami ang gustong pumasyal, iba na raw ngayon. Malaki ang kaibahan kasi noong unang panahon ay maging ang dagat, hindi pa ganyang kaitim. At maging ang lahat ng katulad ng mga pangisda rin, hindi rin ganun ka ano na wala nang mahuli. Noong araw, ay kahit ang alon ay papunta rito, ay walang basura ang nadadala ang alon. Pagkos ay nakakaligo pa kami ng mga panahon na yon. Dinala kami ni Mang Bien sa ibang parte ng Manila Bay kung saan nagmumula raw ang mabaho at maruming tubig. Ang observation namin dito, lalo na pagka napabadaan kami pagka kami ay nabuibiyahe, ay meron nga kakaibang amoy, napakabaho ng tubig. Ilalo na yan, pag malakas ang ulan, mas malakas ang agos at iba na, mas iba na ang kulay ng tubig na lumalabas dito. Dinala kami ni Mang Bien sa ibang parte ng Manila Bay kung saan nagmumula raw ang mabaho at maruming tubig. Ang observation namin dito, lalo na pagka napabadaan kami pagka kami ay nabuibiyahe, ay meron nga kakaibang amoy, napakabaho ng tubig. Ilalo na yan, pag malakas ang ulan, mas malakas ang agos at iba na, mas iba na ang kulay ng tubig na lumalabas dito. Paano nga ba umabot sa ganitong sitwasyon ang Manila Bay? Kasama ang dalawang inspector ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Pupuntahan namin ang tatlong lugar sa Manila Bay na tinukoy ng ahensya na may mataas na fecal coliform level o level ng bakterya mula sa human waste. Ayun, ang dumi na, oh. Ayun nga po. So galing sa mga businesses na talaga yan? Mix na po yan, sir. Mix na po yan. Ng residential, commercial. So, dito na po lahat ang bagsak niya. Yung mga creek dyan din na pupunta? Na po. From Taft, dito po ang bagsak niya. Pinayagan kaming makapasok sa loob ng Manila Yacht Club kung saan nakapwesto ang dulo ng tinatawag nilang drainage outfall na dinadaluyan ng wastewater. Yan ang dumi. Dumi ng iba't ibang nandito. Yes. Hindi natin alam kung yan ba treated or yes. Hindi. Yes. Mixed wastewater na po yan na ano, na discharge na diyan sa ano, diyan na din. Yan ang nagpapadumi ng Manila, Manila Bay. Ibang kababayan talaga natin doon na talaga nagdi-discharge, doon na dumudumi kasi may mga informal settler diyan katira diyan eh. So wala naman silang CR doon. Mm. Doon sila nagsi-CR. Contributor daw sila doon. So ano biggest challenge para maging swimmable ito ulit? Disiplina lang talaga, sir. Tsaka magkaroon lang talaga ng compliance ng mga establishment. Lahat talaga dapat magkaroon ng wastewater treatment. Sa pag-aaral ng DENR sa 16.3 million na residente ng National Capital Region, 2.4 million lang ang konektado sa sewerage system. Ang 13 million na residente, diretso ang wastewater sa mga bodies of water, tulad halimbawa ng mga ilog at ng Manila Bay. Sa isang panayam kay DENR Secretary Roy Simatu, sinabi niyang 200 establishment at 38 hotel sa paligid ng Manila Bay ang may posibleng violation ng Clean Water Act dahil sa hindi pagkakaroon ng maayos na sewerage treatment plant. We're looking at hotels, restaurants, of course, ihuhuli natin mga residents, no?
Actually, meron na kami nakita na yung merong sewerage treatment plant na yung effluent niya ay talagang baksak pa rin. And this is not a small establishment. This is a big establishment that I cannot mention as of the moment. Well, when it comes to establishments, especially business establishments, meron pong karampatang parusa yan, no po, especially doon sa ating Clean Water Act. Basta po't nalaman na meron kang illegal discharge ng tubig na sumisira sa ating kalikasan, 20,000 to 200,000. Okay? Per day. Dapat ang isang sewage treatment plant is established siya at dapat monitored siya ng mga kauhulang government agencies. Dapat na ginawa noon pa lang ay naging very active yung partnership at yung pag-require ng mga agencies na ito sa mga establishments to set up their STP. Matapos matuklasan na nagtatapo ng maruming tubig o wastewater ang Manila Zoo sa Manila Bay, isinarado muna ito pansamantala ng lokal na pamahalaan. Ito ang kopya ng mandamus order ng Supreme Court noong 2008. Inuutusan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng DENR na i-rehabilitate ang Manila Bay. Pero matapos ang 10 taon, lumala pa ang fecal coliform level sa Manila Bay mula 80,000 mpn per 100 milliliters noong 2008. Umabot ito sa 330 million mpn per 100 milliliters noong 2018. Kasama rin sa utos ng Korte Suprema ang pagtitiyak na magkaroon ng wastewater treatment facilities ang mga establishment at residential areas na nasa paligid ng Manila Bay. Pagre-restore ng marine life sa Manila Bay. Maganda sana yung intent. 10 years already pero hindi siya na-implement ng maayos at hindi natutukan. The action plan here is very simple. First is prevention, yung pigilan na madagdagan pa yung pollution. To contain it doon sa source, i-treat na natin. Pangalawa is yung relocation ng ating mga kababayan na mailagay sa ayos yung buhay nila. Then i-sustain yung pong ginagawa naman dito sa at-source natin. Pangatlo is masigurong hindi na bumalik yung mga i-relocate natin. Ang mas malala, 2 lugar sa Manila Bay ang natuklasang umabot na sa higit 1 billion mpn per 100 milliliters ang fecal coliform level. Ang Balut River Outfall at Estero de San Antonio Abad. Kung titingnan ng mapang ito, makikitang may 17 river system na catch basin o bagsakan ng tubig ang Manila Bay. Kaya kung marumi ang tubig mula sa mga ilog na ito, marumi rin ang babagsak sa Manila Bay. Catch basin siya. Would you imagine kung gaano na karaming debris meron tayo doon sa mga rivers and esteros, no? Itong mga creeks. Marami na po sa rivers natin ay patay na. The Manila Bay now is in a critical level wherein we need to act on it para ma-save pa natin ito. Dalawang taong gulang pa lang si John Lloyd nang ipag-utos ng Korte Suprema sa mga ahensya ng gobyerno na linisin at i-rehabilitate ang Manila Bay. Dahil nakatira sila sa tabi mismo ng Manila Bay, nakita niya kung paano mas lumala ang sitwasyon dito makalipas ang 10 taon. Gusto kong mangyari, luminos po yung dagat para bumalik po yung mga isda. Para madahil po kami ang pang-ulam, pang-uwi sa kapambahay. Ito rin ang hiling ng mangingisdang si Mang Bien. Magagawa nila yun, napakaganda noon. Na magiging maganda na ang Manila Bay, magiging pasyalan talaga. At siyempre, kung ang gobyerno naman ay ginawa lang dapat nilang gawin, ay mababago natin ang Manila Bay. Mahaba-haba pang proseso bago tuluyang malinis ang Manila Bay. Kung di kikilos ang mga inatasang ahensya ng gobyerno at maging mga mamamayan, hindi malayong tuluyan itong mamatay. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.